sorry, attorney. Nagpumilit po siyang pumasok. O, Salazar. Bakit teritoryo ko naman ang pinapasok mo? Nauna ka, gago! Bitawan niyo ako! Itapon niyo yan sa labas. Sa susunod, sa labas ng Salazar Medical Center kita ipapatapon. Dahil sa amin ang hospital na yun. Ngayon palang magpaalam ka na sa hospital. Dahil malapit ng maburang pangalang Salazar. Walang giya ka talaga! Ilabas niyo na yan. Bitawan niyo ako! Nakakatuwa si Jenny. Parang kahit may sakit, hindi siya nauubusan ng saya. Ayaw niya kasing nag-aalala yung nanay niya sa kanya. Kahit na mahirap, hindi mo talaga naririnig nagre-reklamo yung bata. Kasi yung pagiging masayain niya, yun yung pinakamalakas na laban niya sa sakit niya. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mahal, may ibabalita pala ako sa'yo. Ano yan? May mga bumabalik na sa alaala ko. Eh, hindi ako sigurado, pero may mga bigla akong nakita kanina. May mga nag-flash sa isip ko. Tingin ko mga memories ko yun. May narinig ka ba? Oo, nakita. Tingin ko, pagkatapos yung aksidente, eh, sinusugod mo ako dito sa ospital. Yung mga imahe, malabo. Pero naririnig ko yung boses mo. Gusto mo akong iligtas. Tapos, nakita kita. Nakatingin ka sa akin. Doon na natapos. Ramdam na ramdam ko na gusto mo akong iligtas. Wala? Kung di dahil sa'yo, wala na ako dito, mahal. Salamat. Mahalaga naman, magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Siya yung sinasabi kong kaibigan ko. Magkakilala din kayo. Magkababata kami. Di ba, Philip? Kaya pala magalan yung loob ko sa'yo. Hindi ka kilala pala kayo ni Philip. Sabihin mo, kaya pala ang bilis nagkagaanan ng loob natin. So Claire, ano? Dating gawi?
Coffee? Sige. Mahal, kita na lang tayo sa bahay. Let's go. Sana gumaling na si Jenny. Bata pa niya eh. Ang dami pa niyang pwedeng gawin sa buhay. She's the last chance. Kung mabibigil lang siya ng tamang treatment. Sa nangyayari mo yun. Parang kailangan niya tumigil sa chemotherapy niya eh. Eh, di ba, Mahal, sabi naman ni Sophia, tutulungan na tayo makahanap ng benefactors. Pwede ako umattend dun sa exhibit niya. Kausapin ko yung mga kakilala niya para sa'yo, para sa mga pasyente mo. Philip, 2 years pa lang naman nakakalipas. Imposibleng nakalimutan mo na to. Oh, Sophia. Philip. Akala mo ba ibibigay ko sa ito ng walang kapalit? If you take this, kailangan mo rin ibigay ang gusto ko. Magtutulungan tayo. Ako. Sige. Magtutulungan tayo. Ewan ko ba? Pinaglalaroan yata ako ng tadhana. Alam mo yung feeling na minsan lang ako magkaroon ng kaibigan, tapos yung kaibigan pa yun, eh asawa pala ng lalaking gustong-gusto ko. Sophia, kung may binabala ka masama, huwag mo na ituloy. Maayos na nagsasama yung dalawa. Magkaibigan talaga kayo ni Philip. Bakit ba pinag-iisipan niyo ako ng masama pareho? Hindi ba yun ang totoo? Na may binabala ka masama? Sophia, huwag mo na ituloy. Mabait na tao si Claire. So, kilala mo si Claire? Kailan pa? Emil, nagsinungaling ka sa akin? So, mas kinakampihan mo na yung Claire na yan kaysa sa akin? Sophia, hindi ganun. Alam mo naman sa'yo ako. Alam mo, Emil, may plano man o wala, isa lang masasabi ko. Ako lang ang babaeng pwede kay Philip. Ako lang. Hilang.
kasalukuyan ako. Nakahanap na yung ibang pasyente na malilipatan. Hindi mailipat lahat ng mga pasyente. Lahat na lang nalapitan ko, hindi nila kayang i-accommodate. Ang hirap. Sobrang hirap. Ang hirap lang kasi parang lahat na lang ng ginagawa ko, hindi sapat para matulungan sila. Sa tayo mo, kung si Dadang nasa kalagayan ko, anong gagawin niya? Na-exhibit pa naman. Baka makahanap tayo doon ng tao na natutulong sa mga pasyente mo. Basta huwag tayong panghihinaan ng loob, ha? Lalaban tayo. Para sa papa mo at para sa mga pasyente mo na umaasa sa'yo. This is what you call paradise. An excellent piece of food. So beautiful. Thank you. Excuse me. Oh, Claire! Hello! Hi. Philip. Mabuti naman at dumating na kayo. Ang ganda naman dito. Napaka-talented mo, Sophia. Thank you. That's because I'm always inspired. Well, hindi pa rin mawawala yung hope na someday, makuha ko pa rin yung gusto ko. Ulit. Philip Salazar, ang taong pinaka gusto kong makita na magdusa. Ibabalik ko sa amin ni Dad tong ospital na to. Kukunin ko ang Salazar Medical Center. Nagpapatawa ka. Hindi nyo na makukuha ang ospital sa Buen Camino. Thank you.
Just in time for our announcement. Bumabagsak ang ospital na to dahil sa pangalang nakadikit dito. Dahil yung dati niyong may-ari nito, isang killer doctor. At yung isa niyo pang doktor, na kailan lang ay nasangkot sa maraming mga kaso. Philip, huwag mo nang palalain sa sitwasyon. Because of bad reputations, patuloy na nalulugi ang ospital. At para hindi tuluyang magsara itong ospital na to, we're going to have to make budget cuts. Starting with this charity ward. Nakakalungkot man yung balita, pero kailangan ng isara ang charity ward na to. Wala nang pera ang ospital para tulungan kayo. Maawa naman po kayo sa amin. Wala kami ibang mapupuntahan. Ito lang po ang pag-asa ng tatay kong gumaling. I'm sorry. Wala kaming choice. Sisihin niyo ang magaling niyong doktor. Si Philip Salazar. Dahil pinabayaan niya ang ospital. Pinabayaan niya kayong lahat.